Pinapanatili ng Bagyong Marce ang lakas nito habang kumikilos patimog Kanluran. Muli itong namataan, 345 kilometers silangan ng Tuguegarao City. May dala itong lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at bugso na aabot ng 170 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, posible itong maglandfall sa Babuyan Islands o sa hilagang bahagi ng mainland Cagayan pagdating ng Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Lalabas din daw ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR pagdating ng Biyernes ng gabi. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa silangang bahagi ng Babuyan Island at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, pati po sa Abra, Kalinga, Mountain Province at hilagang bahagi ng Benguet at Aurora. Kaugnay po niyan, balitang yan ay makakausap natin ngayong araw si PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lori. Yes po, magandang umaga din sa inyo, Ma'am, at sa ating mga kababayan. Update muna kay Marce, huling nakita ito sa layong 345 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay po ang lakas na hangin, umaabot sa 140 kilometers per hour near the center at pagbugso po ng 170 kilometers per hour. Kasalukuyan ay kumikilis ito sa direksyong northwestward o pahilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero in a way ay mabagal po yung kanyang pagkilos. Kahit isa po ito sa rason kung bakit medyo na-delay po yung kanyang paglapit sa ating landmass. But nevertheless, nakataas na po ngayon ang signal number 2 sa eastern portion ng Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa Batanes, rest of Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, and the northern portion ng Aurora. Sa mga nabagkit nating lugar, patuloy pa rin nating pinag-iingat at ang ating mga kababayan doon, hoping na by this time ay prepared na po sila sa paparating na bagyong si Marce. At yan mo ng latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz. Miss Lori, tanong ko lang po, napansin po natin kasi sa monitor po, ano, hindi lang po Luzon yung nakakaranas ng pag-ulan, pati po yung Mindanao. Ano po kayang dahilan nito? Opo, yung Mindanao naman ay may na-experience po tayong convergence doon. Yung southwesterly wind na halos trough. Yung trough po nitong si Bagyong Marce, yun po yung nagkukos din ng pag-ulan sa Mindanao. So medyo yung outer na part ng ano ng bagyo. Pero hindi po ng mismong radius, yung trough niya lang, umpuntot lang. Ma'am Lori, this is Dimples Romana po. Ma'am, dahil medyo binaha ang maramis mga kababayan natin lately, eto po ba ay maaaring magdala rin ng pagbaha at saan po ba mga lugar? Opo, ngayon po kasi based on our advisory, nakataas po sa Cagayan Province, sa Isabela, at saka sa Aurora, Isabela, Aurora, Cagayan Province, yung matataas na pag-ulan as of 5 a.m. kanina, moderate to heavy ang ina-expect natin sa Cagayan, Batanes, Isabela, at Aurora. Ibig sabihin, doon po concentrated yung malalakas na pag-ulan for today. Para bukas naman, yung Cagayan at Apayao, intense to torrential, halos buhos na pag-ulan ang inaasahan natin. Kaya mataas po ang banta ng pagbaha at maging mga pagguho ng lupa. And then, sa Ilocos Norte, Batanes, heavy to intense naman na pag-ulan bukas. At moderate to heavy naman sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, at Mountain Province. So halos northern Luzon talaga and ilang areas ng central Luzon yung mainly maapektuhan nitong bagyo in terms of wind impact, pati na rin yung mga pag-ulan o yung heavy rainfall talaga dahil kay Typhoon Marce. Ma'am Lori, gandang umaga po. Andre Felix po to. Nabanggit nyo nga po, mainly northern Luzon po maapektuhan. Pero tanong po, hanggang kailan po natin makaramdaman ang epekto po ng bagyong Marce? We're expecting na kung di po magbago ang kanyang track by Saturday morning ay nasa labas na po ito ng PAR. So until then, talagang crucial pa po for northern Luzon and some parts of central Luzon. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. For the meantime, maraming salamat po. PAGASA Weather Specialist, Lori De La Cruz.
Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.